Amen. So tayo po ay nagpapatuloy dito sa ating seryeng pag-aaral. Kagaya po nung aking binasa sa aklat ng mga Santiago o aklat ng Santiago, mga talatang 13 hanggang 18, yan po ang paksa na siya nating pag-aaralan sa umagang ito. Totoo na maraming bahagi, marahil ay masasabi nating malaking bahagi ng lalo na po ng bagong tipan. Ayon sa gabay ng Banal na Espiritu ay nagtuturo at nagbibigay ng linaw, nagbibigay ng diin sa kung ano ang dapat nating sampalatayanan, what we ought to believe. Gayunpaman, napakahalagang bahagi ang at tulong ang ibinibigay naman sa atin ni Santiago na nagbibigay naman ng diin doon sa kung ano ang dapat nating iugali, what we ought to behave, no? How to behave rather. Paano tayo dapat na mag-ugali? Paano tayo dapat na i-carry yung ating mga sarili sa pamumuhay? Pareho po itong mahalaga. Napakahalaga. Yung ating sinasampalatayanan, yung ating pinaniniwalaan ay nagsisilbing pundasyon, pero hindi siya dapat pundasyon lang. Dapat ay may istruktura sa ibabaw ng pundasyon. At ang istruktura na ito na nakikita ng lahat ay ang ating pamumuhay. Para kay Santiago, hindi lamang ito usapin ang buhay Kristiyano, ang pananampalataya. Hindi lamang usapin ang tama ang iyong paniniwala, ito ay usapin din ang tama ang iyong pag-uugali, tama ang iyong pamumuhay. Nagsimula itong ating passage sa isang katanungan. Ang sabi, sino ang marunong at matalino sa inyo, ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Who is wise? I am reading now from the New King James Version. Who is wise and understanding? Wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom. Isa pong pamosong statement na ina-attribute kay John Wayne. I don't know if how many of us here o kung may aamin na kilala nyo si John Wayne, pero may malapit ang umamin dito, si Sister Edith, yung tagahanga ni Matt Monroe at saka ni Nat King Cole. Iyon din ang maaaring nakakakilala kay John Wayne. So minsan ay sinabi, na-attribute ito sa kanya, I did not get a chance to really verify kung talaga nga siya nagsabi nito. Pero marami ay nagsasabi na ito ay pahayag niya. Life is hard. It is even harder if you are stupid. Mahirap ang buhay, pero lalong mas mahirap ang buhay kung ikaw ay mangmang o siguro mas tamang gamitin, and pardon the terminology, kung ikaw ay bobo. So yung sagot siguro, yung mabilis ang sagot doon sa tanong, sino ang marunong sa inyo? Sino ang matalino sa inyo? Sino ang nakakaunawa? Kagaya ng ating nakita sa New King James Version, sinong nakakaunawa? Hindi lamang wise, kundi understanding sa inyo. Palagay ko po, ang bawat isa ay nag-uunahan na magtaas ng ating kamay. Ako yun. Bakit? Sapagkat walang marami sa atin, ang sa ating natural na kalaga, yan ay magsasabing ako ay mangmang. Ako ay bobo, hindi ako matalino. That's why it is a sign of
deepening sense of humility when you are able, when you are already able to say that. And I salute my best friend, Pastor Edgar, for he was able to say that as he enrolled. I still remember in our Bible college, he told Pastor Brad Collingwood, hindi po ako marunong, hindi po ako matalino, pero mahal ko po ang Diyos at nais ko maglingkod sa Kanya. Now, hats off para kay Pastor Edgar, pero hindi marami ang handa magsasabi, hindi ako marunong. Palagi nating iniikot ang ating paningin at you know, we are somehow satisfied na may mas bobo sa akin. Ayun, no? So, kung ang batayan ay sila, hindi ako bobo. Marunong ako. So, hindi tayo madaling sasagot. Hindi tayo masayang magsasabi na isa tayo sa mga ito. Ngunit, pagkatapos na itinanong at yun na, kung using our imagination, marahil ang mga mananampalataya na kausap ni Santiago ay nag-uuna-unahan na nagtataas ng kamay, at pagkatapos narito na yung kanyang ano tawag dito? I forgot the terminology, pero ito na yung kanyang mensahe na lang. I cannot remember the terminology. Pagkatapos nyo itaas ang inyong mga kamay, baba nyo yan. Dahil ngayon ay paliliwanag ko sa inyo at ilalarawan ko sa inyo kung sino talaga ang maruno at nakakaunawan tao. Imaginin po ninyo kung gaano yung panlulumo marahil ng mga taong ito na unti-unting binababa ang kanilang kamay. Bububo mo. Ba't ka nagtaas ng kamay? Ngayon pa lang pala'y paliliwanag kung sino ang talagang marunong at kung sino ang talagang nakauunawang tao. Hindi naman ngayon lang binanggit itong usapin ng karunungan, sapagkat sa unang bahagi ng ating mga pag-aaral ay tinalakay na ito. Naaalala nyo dito sa unang kabanata ng Santiago, kabanatang ang talata ay 5, ang sabi, if any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Bukas yung alok na ito mula kay Santiago, mula sa Diyos. Reading from the NLT, if you need wisdom, ask our generous God, and He will give it to you. He will not rebuke you for asking. Wow! What an encouragement, di po ba? He is a generous God. Hindi lamang siya nagbibigay ng karunungan, nagbibigay siya ng masaganang supply ng karunungan. Kanino? Sa lahat ng humihingi nito. Pero yun na nga ang problema natin, mga kapatid. Yun sa simulang bahagi, yung aaminin ko muna na mangmangako, bobo ako, marami akong di alam. Nakahanda ang karunungang pwedeng ibigay ng Diyos, pero ang hirap gawin yung unang hakbang towards the realization that I really do not know many things. So, nandito tayo sa lugar ng ating pag-aaral, sa dako ng ating pag-aaral na hinahamon ng bawat isa. Paano mo tinitignan ang sarili mo? Meron ba tayong kapakumbabaan na kinikilala o dakilang Diyos? If it were not for your Holy Spirit, I do not know where to go.
Wala akong sarili kong karunungan, wala akong sariling galing, wala akong sariling gilas. And to drift away from you, to depart from your presence is to drift away from the reservoir of infinite wisdom and infinite understanding. It is not wise for us to drift away from the source of all wisdom. So, bagamat unang binanggit ito dito sa James chapter 1 and the verse is 5, hindi naman siya define, hindi siya binigyan ng kahulugan. Ano ba itong iniaalok na karunungan ito na available sa lahat ng humihingi nito? This wisdom from above is available for the asking, you see. But are you ready and willing and humble enough to ask for this heavenly wisdom? Ngunit dito sa ating gagawing pag-aaral ay bibigyan ng laman itong salitang ito. Bibigyan ng kahulugan, lilinawin. Now, itong salitang wisdom, hindi naman ito di pangkaraniwan eh. Lalo na kung ang ating gagamitin gabay ay yung regular Greek definition of the word wisdom. It is a word from which the word philosophy came from. You see, sophos is the Greek word. Ang simple niyang kahulugan ay knowledge. Ang simple niyang kahulugan ay philosophy. Pero dito sa ating mga pag-aaral ay nagiging malinaw na higit pa ito sa pag-acquire ng knowledge. Ito ay may kinalaman sa application of this acquired knowledge, you see. Pagsasapamuhay, pag-aaplika nitong mga kaunawaan na ating tinatangga mula sa Diyos. Knowledge alone is not wisdom. Yung pag-a-acquire ng facts are not sufficient, you see. Hindi ka wise dahil, well, part ng ating panalangin kanina, yung mga young people natin na kumukuha ng UPCAT exam. Kung pumasa ka sa UPCAT, wise ka na. Sometimes we equate these two as synonymous, di ba? Akala natin pagka, at minsan, tayo mga magulang, di kasama dun eh. How proud we are na ang ating anak, halimbawa, ay nakapasok sa isang prestigyosong paaralan, o di kaya naman ay nakakuha ng isang karangalan. And we ought to be proud of them. Pero tandaan natin na hindi yon ang all and be all. You see, mas malalim doon ang karunungan. Hindi lang tayo natutuwa na ang ating mga anak ay nag-excel sa kanilang larangan. Ating hinahangad na habang sila ay lumalago sa unawa, habang sila ay lumalalim sa kanilang kakayahan, sila ay lumalalim din sa kanilang kaugnayan sa Diyos, sapagkat sa banal na kasulatan, ang karunungan ay ikinakabit sa relasyon sa Diyos. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. So gaano ko tayo kasikap na yung mga anak natin na nag-aaral, tumatalino, gumagaling, humuhusay, ay lumalalim din
sa kalantakot at pagpapahalaga sa Diyos o nakikita mong unti-unti ngunit pinipikit mo ang iyong mata na lumalamig, na lumalamig, na lumalamig sila palayo sa Diyos at hindi ka nakakaramdam ng pangamba na sila ay nagmamahal sa pera, na sila ay nagmamahal sa karangalan, na sila ay naghahangad maabot ang lahat ng pangarap nila ngunit wala ang Diyos sa lahat ng ito. Matakot tayo. Para sa ating sarili, una sa lahat, kung ito ang damdaming meron tayo. Pangalawa ay para sa mga mahal natin sa buhay. Gaano mo tinitiyak na meron siyang simbahan? Nadaluhan ko sana'y maaaring magalaga sa kanya kung siya'y malayo sa ating mga pagsasama-sama. Gaano mo idinidiin na ikaw ay huwag magpabaya sa iyong pag-aaral ng kanyang salita. Be with people who love the Lord. Be with people who would guide you on the way of righteousness. Because blessed, blessed, happy is the man who walks not according to the ways of sinners and counsel of the ungodly. So on and so forth. Oh my, mga kapatid. Kung yung ating mga diploma ay tinubuan ng dingding, masaya na tayo? Hindi na makita yung dingding dahil puro diploma na, masaya na tayo? Oh, mga kapatid. Ang totoo, maraming marunong na tao, smart people, I should say, ang bobo sa pagdating sa pamantaya ng Diyos at ng kanyang mga salita. Akala nila, hinahangaan sila ng tao, tinitingala sila ng tao, at yun ang gusto natin. Gusto nating lahat ng nasa paligid natin, nasa komunidad natin, you know, people who know us, would admire us and would admire our family. But then, dear brethren, ano naman ito? Pagdating, pagka idinaan sa salaan ng banal na kasulatan, you just cannot be smart without God. If the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and if the knowledge of the Holy One is understanding, well then it is impossible for someone who may have gained so many knowledge in this world to be wise apart from God. Ano sabi ng Romans chapter 1 in the verse is 22. Well, let me quote this for you. Professing themselves to be wise, they became fools. Why? Because they are ungrateful to God. They do not acknowledge His place in their lives, you see. Now, interestingly, yung salitang fool sa Romans 1:22 is moraino in Greek, from which the word moron came from. Yun ang talagang bobo. Sino ang taong bobo sa mata ng Biblia at sa mata ng Diyos? Yung taong lumayo sa Diyos. Yung taong hindi nagpapasalamat sa Diyos. Humihinga ka dahil sa Diyos, pero ginagamit mo yung hininga mo sa lahat ng bagay maliban sa Diyos. Binibigyan ka ng kakayahan ng Diyos, karunungan ng Diyos, pero yung kakayahan, karunungan, at lahat ng bagay ginagamit mo para sa iyo, sa halip na para sa Diyos. Bobo yung tao na yun. He is a moron in the sight of God.
And so, brethren, may I inform you based on these passages that it is possible to be a brilliant moron, to be an intellectual moron. It is possible, you see. And so, sa tanong na ito ni Santiago, who is wise man and endued with knowledge? Sabi nga natin, binasa natin yung King James, who is wise and understanding among you. Nasa unang basa, sa unang tingin, parang magkamuka lang siya. Pero yung salitang understanding ay nangangahulugan ng pagpapatuloy na pagsasabuha. You do not only, wisdom is the application of knowledge, but understanding is the practice of knowledge. Hindi ka lang minsan wise, kundi sa bawat hakbang mo, sa gabay ng Espiritu Santo, ito ay sinasanay mo. Inaaral mo. Hindi maaari na isang taong walang lubay at hindi nawawala ng loob na aralin ng isang bagay, hindi maaaring dumating yung panahong maging bihasa siya sa bagay na iyon. Hindi ko alam na ang aking may bahay nakikinig pala, tinutugtog ko sa ukulele, hindi ukulele, ukulele, yung ano yung narinig mo? I forgot the title. Ang dami kong nakakalimutan ngayong araw na ito. No. Sound of Silence. Na-recognize niya yung introduction. Kasi very unique yung introduction na yon. And then kumanta siya. Tinuloy ko yung tugtog ko. Ang sabi niya, yan nga yung tinutugtog mo. Oo, yun yung tinutugtog ko. Hindi po ako taong musikero, ngunit kailangan ko ng libangan mula sa nakakakalbong pag-aaral ng salita ng Diyos. I need to de-stress myself. And so I find a way to take that stress away from me. At hindi maaari na kahit ikaw ay hindi naturally gifted sa isang bagay, kung ito'y matyaga mong ginagawa, ito ay iyong hindi maaaring hindi mo ito matutunan. At gayon sa banal na kasulatan, gayon sa pagsasamuhay, pagsasabuhay ng banal na kasulatan, sooner or later, matatagpuan mo ang sarili mo na normal ka ng lumalakad nang may kaunawaan. Sa mga pagpapasya mo, nagpapasya ka ng mas may kaunawaan at hindi mayroong kamangmangan. So mayroong mga ebidensya mula dito sa ating passage ibinigay sa atin ni Santiago para makita kung ano itsura nito sa pamumuhay. Ituloy natin yung ating pagbabasa. Let's go back to James chapter 3, and the verse is 13. Who is a wise man and endued with knowledge among you? Let him show out of a good conversation or manner of living his works with meekness of wisdom. So yun yung dalawang tangible, observable evidences of a man who has already acquired wisdom and understanding. Yung kanyang good conversation or manner of living, yun ang una. Yung pamumuhay, hindi lang sa salita. Tayo, walang dudang Kristiyano tayo sa ating pagkasalita eh. Ano? Madaling makilala tayo kasi tayo, si Praise the Lord eh. At si Hallelujah at mga, you know, it's very easy for us and normal for us to quote and say verses and maybe post on our wall.
Christian quotations, so on and so forth. Madali namang gawin yun. Kahit nga yung salitang praying, di ba? Please pray for my child, he is sick. Praying. Padali type nun, no? Hindi naman nalangin, pero praying. Praying po, ano, I prayed already. Habang naglalaro ka ng computer, I prayed already. I mean, saan ka pa makakita ng sangkatutak na kasinungalingan, kundi sa Facebook. Amen? Yung mga mukha, hindi na makilala. Nawala na nga yung ilong kagagamit ng application. Amen? Yung bang kung yung larawan mo sa Facebook ang ilalagay sa pasaporte, sa ID mo, sa lisensya mo, so on and so forth, at nawala yung lisensya mo, hindi ka na uli makita. Hindi na makikita ang may-ari sapagkat hindi naman makikilala. Dito kasi si, ano eh. Sino yun? Kaya na, kalimutan ko na naman. Sino yung nagparitoke ng mukha? Dito Sanderford eh. Pero dun si, ano eh. Marlo Aquino. Ang ibig sabihin noong conversation, galing ito sa Greek word na ang literal na kahulugan ay to return, to turn back. Pag kami mga field trip, may mga magulang tayo, lalo na kung maliit yung anak nila, nagdadala ng harness. Do you observe that? Do you notice that? Merong harness na haba-haba. May mga bata kasi, may mga anak-anak tayong mukhang kailangan nga ng harness. Ano? May matatanda nga, kailangan ng harness eh. Naalala niyo yung kwento, isa sa mga lola natin, hinahanap, siyang nawawala. She's supposed to be the the guardian. Siyang nawawala, tagal niyang hinahanap sa Enchanted Kingdom. Yung apo, nag-paging na. Nasaan si Lola? Yung pala si Lola, nasa roller coaster. Anchors away. Sabi ko nga, hindi lang yan maisuggest sa Enchanted Kingdom for their promo. Patok yun eh. Pero mga pinipaging ng apo, yung Lola. Nasa na si Lola, nawawala si Lola. Yung pala si Lola, sa halip na si apo, ang nage-enjoy sa anchors away. Praise be to God. Anong purpose ng harness? Para kung sakaling magliwaliw yung bata, palaging babalik. Makakalayo lang siya ng a certain distance, pero palaging babalik. Mga kapatid, yun yung sinasabi noong salitang good conversation. You always go back to the truth. Palagi kang bumabalik. Because no one is perfect. Nagkakamali tayong lahat. We all make a boo-boo one time in, I hope na hindi madalas, ano, sa ating mga buhay, pero we always go back to the truth of God's Word, you see. Yung taong nagpupumiglas, makawala doon sa ma-unleash yung sarili niya doon sa pagkakatali ng salita ng Diyos. Yun yung unwise. Di ba? Kung ang meaning ng good conversation is you always return, you always go back to the truth of God's Word, eh yung gusto mong mapatid, yung tali, yung nagsisilbing pigil sa'yo, eh hindi marunong na bagay yun. That's why, you know, we have to test. I'm trying to test Shasha. Kasi siya yung papunta ng Maynila. She would be entering college next year. So I'm trying to test. Ano? Inaalam ko. Pagka ito ba, itinext ko, magte-text ba? Kung sinabi niya bang nasa ganun siyang lugar, nandun siya talaga. Kaya lang, naririlig niya na yung test. Ano? So it is no longer a test. She already knows what to do. Di ba? Pero mahalaga yun eh. Mahalaga yun. At siguruduhin niya na saan man siya mag-aaral sa Maynila, because I will do my part. Kung gagawa sila ng mga maling pa siya, you know, it's their decision, at kunin nila o tanggapin nila yung repercussion ng mga desisyong mali, halimbawa. Pero kailangan kong gawin yung
tungkulin ko. At isa sa aasahan niya, hahanapan ko siya na simbahan na mag-aalaga sa kanya kung siya ay malayo sa amin, sa ating pagsasama-sama. So ganun po ang salita ng Diyos sa atin. Ito'y gumagabay sa atin, maalalay sa atin, at kasiyahan dapat natin na ito ay nag-aalaga sa atin. At hindi lamang good conversation, but also meekness of wisdom is another evidence of a person who is living in wisdom and living in understanding. Ano itong kaamuan na pinag-uusapan natin? Hindi ibig sabihin ito yung, di ba, we always hear meekness is tantamount to or equivalent to weakness. Pagka ang tao ay maamo, parang mahinang tao. Pero hindi gayon sa pagtuturo ng banal na kasulatan. Ang ibig sabihin nito ay merong kang lakas, merong kang kakayahan galing sa Espiritu Santo na kontrolin ang iyong sarili, kontrolin ang iyong pag-iisip, gabayan upang ito ay maayon sa sinasabi ng kanyang mga salita. Ngunit hindi lang gayon, kundi ito ay nagpapakita rin ng kababaang loob, is another suggestion na dinadala sa atin ng salitang ito. There is that humility, katangian ng isang taong nagiging lumalalim sa karunungan sa salita ng Diyos ay ang kababaang loob. Doon sa 1 Peter chapter 2 and the verses 23, wala na sigurong mas mainam pang halimbawa kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Asaya po sa 1 Peter chapter 2 and the verse is 23, who when he was reviled not again. When he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judgeth righteously. Have you noticed that? Kung meron mang someone na pwedeng gumanti sa lahat ng pananakit, sa lahat ng pag-alimura, eh wala nang iba po yun kundi ang ating Panginoon. But when he was reviled, he reviled not back. Is that a proper English? Wala yung ating kasama sa National Convention, yung ating English expert dito, si Teacher Rose. Ang marami sa atin, ang naturalesa, ang default, is to fight back. Meron niya, hindi pa inaaway, nagpa-fight back na eh. Hindi pala ito palatandaan ng karunungan. Hindi ako magpapahanga hanggat hindi kita nadudurog. Babangon ako't dudurugin kita. Bobo. Sabi sa pamantayan ng Biblia, hindi ako. Sa pamantayan ng Biblia, hindi Christ-like who happens to be our Lord, our King, and we are supposed to follow His footsteps. Nung siya ay sinaktan, inalimura, hindi siya gumanti. Ni hindi siya nagbanta. Huwag na huwag kong makikita ang pagmumukha mo sa teritoryo ko. May masamang mangyayari sa'yo. Huwag kang matutulog. Baka di ka na magising. Bakit ko kabisado? Paborito ng asawa kong sabihin yun eh. Panginoong kong Diyos. Kamusta po tayo mga kapatid?
hindi pa tayo lumalayo at palagi ko hindi tayo makakalayo. Mukhang kailangan natin ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito. Pero kamusta tayo so far? Kamusta po tayo sa usapin na ito? You know what? Naalala kong bigla eh. Si Abraham. Do you remember that particular incident in Genesis, recorded in Genesis 13? Nag-aaway yung mga tauhan nila. Si Lot na kanyang pamangkin, am I right? Sapagkat, narinig nyo na ba yon? Ang lugar na ito ay maskip na para sa ating dalawa. Kailangan ang isa ay lumisan. Huwag kang matutulog. Ba't ka naman? Paano ka naman? Magre-resign ka na lang. Kung trabaho yun, magre-resign ka na lang. Pansinin niyo yung pagkakaiba. So mamimili, di ba? Si Abraham being the older one, the uncle, ang nagbigay ng ano, ng anong paano itong deal dito? Sabi niya, di una kang mamili. Kung ano pipiliin mo, hindi ko pipiliin. Pipiliin ko yung isa, yung kabila. Si Lot ang pinili yung plains of Jordan. At yun pa lang, alam mo na, kasi yung Jordan River, of course, kung saan malapit yung patubig, dun masagana ang supply ng tubig kung magbubukid ka. Ba't hindi mo gugustuhin nandun ka sa gilid ng patubig? Ba't mo gugustuhin sahod ulang doon sa likuran ng bukid? Of course na. It's not a wise decision. Yun ang pinili ni Lot. Yung plains of Jordan. Ano ginawa ni Abraham? Sabi niya ba, Aba, binigyan na kita ng deal, dapat alam mo na gagawin mo. Bakit ang pinili mo yung pipiliin ko? Mas matanda ako sa'yo. At di ba sinama lang kita? Di ba, eto na yung nagsisimula na, di ba naaalala mo? Naaalala niya. Naaalala mo nung nagugutom ka, sinong nagpakain sa'yo? Naaalala mo nang walang damit ka, sinong bumili ng damit mo? Nung wala kang bistita, nung wala kang barong, sino nagpahiram sa'yo? Di ba ako? Hiram lang yon. Hanggang ngayon, di mo pa sinosole. Huwag mo nang isole. Abuloy ko na sa'yo. Hindi po ginawa yun ni Abraham. Why? Well, if I remember it right, Genesis 15 pa lang yung sinabi ng Panginoon, I am your shield and your exceeding great reward. Pero I would like to believe na even before God made this clear to Abraham, he already knew it in his heart. It was already settled within him. Para sa akin, hindi yung kayamanan na yan ang aking reward. You are my shield. You are my exceeding and great reward. Panginoon, ikaw po. At walang tao na napahamak na pinili niya ang Diyos sa kaysa sa ibang mga bagay. May naglalaban ba sa puso natin? Pag nangyayari yun, do we make decisions wisely? Palagi bang nasan muna ang Diyos dyan? Palagi po bang ganun? Do we even bother to ask the question, how could I glorify God in that? Hindi po eh. Palaging ang tanong, masaya ba ako dito? Komportable ba ito para sa akin? Doon sa Educators Convention, people would, you know, kitang-kita mo ang pagkamanan ng palataya ng bawat tao sapagkat kung sino makauna sa lamesa at sa table, amen? At pumipila kasi, biro mo, daan-daan kami doon educators. So somehow, kailangan makaisip ka ng paraan na hindi ka alas dos na magtanghalian.
na dyan tayo mahuhusay. Amen? Dyan tayo marurunong. Yung mga teachers natin, hindi mahuhusay. Eh. Nasa mga teachers natin. Mananalangin pa sa pagkain eh. Kumakain na yung mga ibang teacher eh. Ando na sa baba. Biro kung nga saan kaming floor, ang bilis. Ba't hindi pwedeng magparaya kung kailangan? Ba't hindi pwedeng ikaw na mauna? Kung naniniwala ka na ang Diyos ay para sa iyo, oh, mga kapatid, hindi kabawasan para sa atin, hindi kakulangan para sa atin, hindi unfair para sa atin na lumakad sa katuwiran ng Diyos. God is for His people. Tatangkain kang isahan ng ibang tao, gawa ng masama ng ibang tao, isipan ng masama ng ibang tao. But brethren, God is for His people. Wow! Ang sarap mamahinga sa katotohanan na yan. So let me go back. Sino ang marunong at matalino sa inyo? Hindi pa tapos yung ating pag-aaral, pero gusto mo nang magtaas? Ayaw ko. I am beginning to understand. Nagsasalita ako para sa sarili ko. Oh Lord, ang layo-layo ko po sa biblical definition of a truly wise or of a truly understanding person. Ang layo-layo ko po. Sa maraming ba panahon at pagkakataon, makasarili po ako. Inuuna ko ang sarili ko. Nanlalamang ako sa kapwa ko. Madali akong nagagalit para sa sarili ko, hindi naman para sa Diyos. Yun na nga ang malungkot nun. Nagagalit tayo para sa sarili natin. Nasaktan ang damdamin ko, na ipahiya ako, nalamangan ako, hindi naman, Lord. Ang kaluwalhatian po ninyo ay winawalang kabuluhan. Hindi ganun eh. Ako ang mahalaga. That is not very, very wise, brethren. Sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita ninyo. Ipakita ninyo. Demonstrate it. Ipakita ninyo. Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan, good conversation, ang kanya mga gawa sa kaamuan ng karunungan, meekness of wisdom. I'm sure that you are familiar with this particular song. It's a folk song. Maari bang umusog-usog ng konti. Hati-hati dahil masyadong masikip ang upuan. At kung iyong kausapin, ako na may hindi maselan at payag matabihan. Umusog lang, umusog ng konti. Maari bang umusog-usog ng konti? Madadaan sa usapan ang maaaring pag-awayan. Sakali mang mayroon kang napapansin, sabihin lang. At kung makatwiran ako'y uusog din kahit konti. Now that's our problem, brethren. As Filipinos, for that matter, we are not direct as a people. Not very many of us are frank enough to say what he really feels and to express what he really means, you see. Ipon, iniipon, 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 hanggang na sumabog, it is almost irreparable, you see. Pwede namang sabihin,
At kung sasabihin, di malilinaw. Baka lahat ng sinasabi, lahat ng iniisip natin ay hindi pala based upon truth. Baka pala mali yung pag-filter natin sa mga information na tinatanggap natin. You've got to give yourself the chance to sit down and talk with that someone na maaaring hindi mo kaayos o kasundo. Walang hindi maaayos kung ang bawat isa ay humble enough. Oh, brethren, kung ang ating mabuting pamumuhay ay refleksyon ng ginawa ng Diyos sa puso natin, at hindi yung nakikita sa ating pamumuhay dahil sa sobrang taas ng ating pag-iisip. We're so high-minded. We're so proudful. There's no humility in us. Baka walang ginawa sa loob natin. Yun yung gustong i-post na tanong ni Santiago sa harap ng bawat isa. Hindi naman buong-buo ang hinihiling ko sa iyo. Ngunit kahit kapiraso, maaaring magkasundo tayo. There's always a middle ground, amen? We could always compromise. Maaaring hindi mo makuha ang buong-buo yung gusto mo. Bakit? Sapagkat may pinanggagalingan din ng isa. Pati hindi magkita-kita kung saan maaaring magkasundo. Iba't iba ang katwira ng tao sa lipunan. How about recognizing that they have their own view? And you cannot settle that and correct that if you think you are right by lambasting them and bad-mouthing them. Amen? Kung sa palagay mo ikaw ang tama, siya mali. E kung wawasakin mo siya, naituwid mo ba yung mali? Lalo niyang titigasan yung kamalian niya. Hindi dahil hindi niya alam na mali yun, kundi para lang saktan ka sa damdamin mo. Oh my. We are wasting a lot of our time. Sobrang nagiging Diyos na ang mga taong ito sa buhay natin. Natutulog ka, siya naiisip mo. Magigising ka pa lang, o sa gitna ng pagtulog mo, binabangungot ka dahil siya na papaliginipan mo. Pagising mo, nag-iisip ko na kung paano mo na naman sisirain ang araw niya. Oh, mga kapatid, hindi po ito nakakatulong sa bawat isa sa atin. Because, you know, admit it or not, lahat ng tao na dinadala ng Diyos sa buhay natin ay dinadala ng Diyos sa buhay natin dahil inaakala niyang ito'y mabuti para sa atin. Kahit na yung pinakamatindi mong kritiko ay kailangan mo. Why? They keep you on the right path. Amen? Sasabihin ng kritiko mo, oh, lumiliko na siya. E didiretso. E yung mga chuwari up mo, hindi naman magsasabi yan na naliliko ka na eh. Ano, bangil na yung kasunod mong hakbang. Yeah! Minion. Marami mga minions tayo. Tuntuwa naman tayo. Ano? Banana. Banana. You know? Ito yung maraming mga humahanga sa akin. Oo. Bobo, bobo. We will go back to this next Sunday. But I would want you to reflect on this, brethren. Alam ninyo, tapusin ko sa pagbasa sa verse 18. James chapter 3 and the verse is 18. And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace. Nakakahawa pala yun. Pansinin ninyo mga kapatid, pag aburido ka, at yung pagka-aburido mo, sinabi mo sa lahat ng mga katabi mo, bandang huli, isang partido na kayo ng mga aburido. Partido aburido. Pero kung magaan ang kalooban mo, and you would want to
rather choose the good thing in each person? Ma'am Tess, ang ganda-ganda mo ngayon, as always. Yung mga katabi mo, ganun din. Ma'am Tess, ang ganda. I mean, you know, nakakahawa pala yun. Magtanim ka, mga kapatid, ng binhi. Anong binhi? Binhi ng katwiran. At hindi mo mamamalayan yung mga tao sa paligid mo, ayaw na rin manira ng iba. Bakit? Mga kapatid, yung masamang diwa na yan, parang basurahan yan sa loob ng bahay. Ayaw mo na ang basura mo at basurahan mo nasa salas mo. Saan dapat nandun ang basurahan? Kung pagkalayo-layo, yun di mo maaamoy. Ang dumi niya, ang baho niya. Ganun ang kasalanan sa isang lumalago sa karunungan at sa unawa. Ganun ba ang kasalanan sa puso ng bawat isa atin? Let's all stand up.